mga langga ko. So ayan, marami ako nakikita ng mga nagpo-post sa mga OFW dito sa Saudi. Pinoproblema nila yung kanilang mukha na maraming tagyawat. So tinatanong nila kung ano yung mga gamot sa mga pimples na yan, kung ano yung pwede nilang igamot sa mukha nila. So ang dami-dami na natin naiyakay sa mga mukha natin, pero hindi pa rin nakawala yung mga pimples natin. Ako kasi guys, proven and tested ko siya kasi ako numero unong tagyawatin. Pero since dumating na nga ako dito sa Saudi Arabia, ay minintin ko na siya. Ayan. Kung nakikita nyo siya guys, iskinol na papaya, hinaluan ko lang siya ng isang buti ng RDL. And pagkatapos ko mag-apply niyan, kung hindi ito yung ginagamit ko sa gabi, minsan, pag tinatamad na ako kasi di pa oily naman siya, lotion na lang yung ina-apply ko sa mukha ko. Hindi na ako nag-apply ng ibang mga pampano sa mukha kasi nga, number one talaga, napakarami kong tagyawat guys. Pero ngayon, wala na. And pag lumalabas naman ako ng bahay, lalagyan ko ng pulpos dati. Pero ngayon, mukhang naitigil ko na siya. Hindi na talaga ako masyado nagpapalalagin to. Kasi nga nararamdaman ko na palagi may gumagapang sa ilong ko. At kung mapapansin nyo, mayroon na lang akong paisa isang tagyawat unlike before talaga na napakarami bang tagyawat ko saan-saan tumutubo. So ngayon guys, lumalabas lang yung mga tagyawat ko kapag ka magdadalaga tayo. So yun lang guys, at dahil nga tapos na tayo mag-apply nito sa mukha. So ngayon naman, apply na lang tayo ng kaunting vaseline sa mukha kasi patulog na tayo. Para po hindi po dala yung ating mga mukha, ating balat. Para natural lang din siya. Kasi siya nyo na po yung ilong na nakadapa at pang binigay sa atin na biyaya ang ilong na nakadapa. So yun lang guys. Tapos pag nagdadry yung labi natin, base nyo lang din ang katapat niyan mga langga ko. Huwag nyo na masyadong kaproblemahin yung mga kung ano yung mga pwede natin i-apply sa ating mga mukha. Kasi kung ano yung kagamitin natin, mas lalong nai-irritate yung mukha natin at mas lalong lumalabas yung mga tagyawat na ayaw natin tutumpo sa ating mga mukha. So ayan guys, kasi talagang number one na tagyawatin ako, pero i-maintain ko to is ginol na papaya, tapos sinaluan ko lang siya ng RDN. Okay na siya guys, pati yung mga tinitimo dyan sa mukha mo, wala yan. And syempre, bago ako matulog, nakasanayan ko na talaga to guys. Ang maglagay ng kilay. Stay lang lang kayo dyan guys ha. Dahil mawala tayong kilay, magkikilay tayo, okay? Kaya stay tuned lang kayo muna dyan. Parang madami. Alam nyo guys, kahit na ano ako sa amin sa Pinas, hindi ako nakakatulog na hindi ako naglalagay ng kilay. Kasi nga, pakiramdam ko, may kulang. Kaya sana tumubo ka ng kilay para hindi na ako drawing ng drawing sa'yo. Ang papagpagod mong drawingan eh. Minsan hindi pa nasi-shape na kakaroon ng shape. Basta lang makalagay. So yun lang guys. Hindi nang kaproblema yung mga tagyawat mo. Kasi magsasawa din yan sa mga mukha natin. Kagaya ko diba? Tagyawatin talaga ako. Pero ngayon, mukhang nagsawa na siya sa mukha ko. Oh, diba? Perfect. Nagkilay na naman ako. And syempre, preparation lang natin. I-blend lang natin to. Diba? Diba? May kilay na ulit si Inday Jane. Ang ganda guys ng mukha kapag pagkatapos natin mag-apply ng iskinol sa mukha, tapos lagyan natin ng vaseline, ibabadalin sa vaseline yung ating mga mukha. Ang ganda ng kalalabasan niya guys. Yung mga wrinkles-wrinkles natin sa mukha, mababanat, mawawala siya. Talagang ang ganda ng vaseline sa mukha. Kahit sa balat, kapag may mga dead skin kayo, tapos may mga kalyo kayo, nagbitak-bitak yung inyong mga talampakan, ito lang ang solution guys, walang iba. Kaya kung makikita niyo yung talampakan ko, gusto niyo makita yung talampakan ko, napakaganda ng talampakan ko guys. Walang bitak-bitak. Ayun. Kita ko na sa inyo yung paa ng katulong. Tika lang. Ayun guys. Oh, wala kayo makikita na bitak-bitak dyan. Diba? Kahit yung palad ko walang kalyo yan. Oh, malambot. Katulong yan pero malambot ang kamay niya. Tingnan mo. Diba? Makinis. Oh. Diba? Yan ang talampakan ng katulong. Pero yung iba nakikita ko talaga nagbiak-biak yung ganyan guys. Palad ko guys. So, makikita nyo walang kalyo. Walang kalyo yan. Pag nyo nang pansinin ito maitim kasi pangkila yan. Ayan. Tignan nyo yung palad ko guys, di ba?
Kanya yung talampakan ko sa kayong palad ko, walang kalyo, malambot sa kamay, hindi siya magaspang. Kasi nga maganda yung Vaseline, tsaka kung may mga dead skin tayo, yung mga ano, alam nyo ba guys, nagkaroon ako ng maraming allergy sa kamay. Ito yun ang pansinin kasi simula pa pagkabata ko yun, ano yan, inborn. Kasi nung maliit pa ako, naalala ko talaga na sinugat ako. Alala ka na sugat ko nung baby pa ako. Tapos guys, nito nga bago ako nag-apply dito ng Saudi, nagkaroon ako ng maraming allergy sa katawan. Talagang napunuyan ang katikati, hanggang pa. Ito lang pala yung solution ng Vaseline. Ayan, Vaseline. Yan lang guys yung iginamot ko. At tingnan nyo, wala na yung mga piklat, maiitim na ang dami. Tapos guys, ibigay ko na rin to sa inyo. Diba kahapon pumunta kami ng mall, and syempre, ang mura lang nito guys. Pero grabe, grabe yung amoy guys. Talagang nakaka-inlove ang amoy. Hindi siya nawawala, grabe. Ang bango pala nito. Super bango. Disclaimer, hindi ko pinopromote yung product, okay? Bali, ina-unbox lang natin siya sa inyo. Pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, pinapainggit ko lang. Isasabi ko lang sa inyo guys, kasi baka mamaya mapunta kayo sa mall. Gusto niyo bumili ng pabango guys, huwag na kayong bumili ng mamahalin. Ito lang sapat na. Super bango. At saka bala ko nga kung hindi ako mag-i-excess luggage. Pag-uwi ko kasi ang dami kong sapatos. Siguro mga perfume na lang yung bibiliin ko ng pasalubong, diba? Kasi ang bango talaga niyan guys, grabe. Super bango talaga guys. So yun lang guys, good night. At dahil nakapagilay na tayo, okay, matutulog na kasi may pasok pang Inday bukas. May pasok pang bukas. Alam na kung saan na naman kami, diba? Rurunta na naman kami bukas. So ayan, diba? Natural ang mukha ni Inday. Yung ilog ko, huwag mong pansinin kasi nakatapa talaga yun. Kayo naman. So yun lang guys, bye bye.